Putok. Erwin Tulfo. Burning hot. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Putok. Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang binalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Putok. Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, yeah! Good morning! Good morning! Good morning! Marhay na aga mga tugang. Good morning! Na imbag na bigat yo amen manong manang. Maya payabak kabalin. Good morning. Mayong aga mga Ilonggo, Ilongga. Good morning. Mayong buntag day. Good morning. Noy. Madayaw na adlaw. Buenos dias, señoritos y señoritas. En Sambuanga, Basilan, Tawi-Tawi, Iholo. Assalamualaikum. Good morning. At magandang umaga sa lahat. Good morning. Ng mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng mundo. Sa North America. Good morning. Ay, magandang gabi doon ngayon. Alas 10 ng gabi. Sa New York and Canada and Florida. Good morning. Magandang gabi rin, syempre sa San Francisco, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Nevada. Alas 7 ng gabi ho doon. At magandang umaga sa mga kababayan natin sa Dubai, sa Saudi, sa Kuwait, at gayon na rin sa Italy at sa England. Good morning! Magandang hapon naman sa mga kababayan natin sa Australia at New Zealand. Hapon na ngayon nun, alauna. Mm-hmm. Anyway, samanda ko kayo naroon. Magandang magandang umaga po. Ito po ang programang Tutok, Erwin Tulfo. Live na live po tayo dito sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. Wednesday today, August 22, 2018. Bayan! At kung gusto po ninyong makisali sa ating balitaktakan, ha, sa ating iparating po ang inyong mga opinion, reaksyon, suggestion, panawagan, pabati, mga birthday greetings, mga anniversary, mansary, huwag mag-tumili. I-text po agad sa amin sa, kung kayo ay naka-Globe, sa Globe hotline namin, 0956-694-7764. Kung kayo naman ay naka-Smart Bayan, 0928-265-8796. Ayan, ha? Meron pa. Yung may mga problemang mga medical, ika nga, mga kaso, mga legal, magpagamot, mga chemotherapy, dialysis, pwede po kayong tumawag sa aming tanggapan sa 410-6726. 410-6726. At ang aming tanggapan po ay nasa number 58, Timog Avenue, Quezon City. Ayan ho, ay in partnership po ng Erwin Tulfo Center for Media and Public Service. Doon naman po sa tanggapan ni Secretary Bongo o ni Kuya Bongo. So kung may mga kamag-anakan ho kayo, mga mahal sa buhay na medyo hindi kaya yung mga dialysis at chemotherapy, magsadya lang po sa aming tanggapan bayan. Alright? Bueno, eto ho mga pag-uusapan natin. Si Abnoy, ano ka ba naman kasi? Si Pinoy, nagsalita na rin. Finally, after ilang buwang pananahimik, tumirada na naman, nagngak-ngak na naman ang Binigno Aquino. At ang sabi ni Binigno Aquino, kung ayaw nyo na kay Duterte, kung ayaw ninyo sa kanyang pamamahala, dahil walang kwenta ang kanyang pamamahala, iboto ninyo ang oposisyon. Really? Sino ba yung mga oposisyon? Ayan, iboto ninyo sila Bam Aquino. Iboto raw ho ninyo, ayan, sila... Sino ba yung isa yung sa counterpart ni Trillanes sa Kongreso? Sino ba yung... Alejandro. Si Alejandro. Yan, iboto ninyo sila Alejandro. Yan daw ho ang mga iboto ho ninyo ngayong halalan. Kung ayaw nyo na kay Duterte,
dahil wala naman daw kwenta ang pamamahalan nito, sabi ni Pinoy. Hmm. Ano po ang reaksyon ninyo, bayan? Ha? Nagsasabi ba ng totoo itong Pinoy na ito? Dapat bang pakinggan? Dapat bang paniwalaan? Ay, pero bayan, ha? Ay, wag ho kayong papakampante. Wag ho tayong papakampante. Ito ho, ilang beses ko nang sinasabi at ilang beses ko nang baka tayo ho, bandang huli, magsisi tayong lahat. Ito, matagal ko nang sinasabi. Unti-unti na pong bumabalik ang mga dilawan sa pwesto sa gobyerno. Lingit po sa kaalaman ng karamihan na nakakabalik na po ang mga dilawan. As a matter of fact, yung iba, hindi naman ho talaga naalis. Hindi naalis yung mga dilawan. Akala mo naalis? Wala. Oh, example ko sa iyo, ha? Example. Mamaya, mamaya. Ibigkikwento ko sa iyo. Ibubulong ko na lang sa mga ka-Facebook ko kung sino itong mga dilawan, ha? Na hindi naalis. Ay, sus, Maria. Yung iba, na-promote pa. My goodness. Diyos, Diyos ko. Kasi ang dahilan, career officer daw. Oo. Kaya hindi naalis. Yung iba na-promote from music, ngayon is secretary. Ay, na-promote. Ay, maniwala ka sa akin. Unti-unti na po, bayan, yung mga DDS, yung diehard DDS, ha? Bayan, huwag ho kayong papakampante. Ito pa ang nakakatakot dyan. Nagtataka, marahil nagtataka, saan kaya nanggagaling ito mga kwento na may sakit ang Pangulo, na sumuka ng dugo, jumebs ng dugo ang Pangulo? Hindi kaya, bayan, yung mga nasa paligid ng Pangulo ng mga dilawan? Sa Malacanang, ang dami. Ang daming dilawan sa Malacanang. Pero mga asik-asik, yusik-yusik. Ang dami dyan na nanggaling sa isang istasyon. De, istasyon ng bus. Nandami dyan. Ay, sinasabi ko na sa unti-unti na silang nagsisibalikan. Tapos, kung papakinggan ho ninyo itong kwento ni Pinoy na kung ayaw na raw natin sa administrasyon ni Duterte dahil walang kwenta, butoy ng oposisyon. Sila Bam Aquino nga yan, sila Alejano. Ang kapal din ng mukha, ano. Pero bayan, sinasabi ko, unti-unti na ho talaga nakakabalik ang mga dilawan. Lingid ho sa kaalaman ninyo. At ayan na nga, pinipwersa na ho nila si Lenny Robredo. Pag yan ho, naupo. Abay, tayong mga ka-DDS, medyo mamundok na muna, palit na muna. Sila na muna sa baba, tayo doon sa kabundukan. Dahil tiyak, hahabulin dyan. Mga leader-leader, kayong mga leader-leader ng DDS, ha? Kayong mga ikang mga nag-organizer, ay, maghanda ho kayo. Maniwala kayo sa akin. Sasabihin nyo, tama pala si Erwin Tulfo. Mamaya ho, kikwento ko kung bakit ko nasabi na nandyan ho, unti-unti na bumabalik ang mga dilawan, unti-unti na pong bumabalik ang mga ikang chuariwap ni Benigno Aquino, ang Liberal Party, ang galamay po ng Liberal Party ay gumagalaw na, bayan. Mamaya ho, ibigkikwento ko sa inyo. Yung iba ho, na mga cabinet position ho, hindi ho nagbibiro. Yung iba, USEC. Iba mga regional director na hindi. Kasi mabait itong administrasyon ni Duterte. Hindi kagaya ni Pinoy na lahat ng mga miyembro ng gabinete ni Gloria, mga USEC, ASEC, sinibak lahat ni Pinoy. Si Duterte, bayan, hindi. Basta ikaw ay magtrabaho, wala akong pakialam kung ikaw ay supporter ni Pinoy. Ito ngayon. O, naiwan ho. Ito nakakatakot ngayon. Ito dapat silipin ng Malacanang. Baka itong mga ito nagpapakalat ng mga chismis na malapit nang mamatay ang Pangulo. Ito ang nagbibigay ng tip kay Joe Masison. Ikita mo, nakahiga lang ang Pangulo. Sasabihin na agad, may sakit. Nagpahinga lang ang Pangulo sa Davao, sasabihin na may sakit. Hindi kaya, Manong Digong, sir? Hindi kaya yung mga dilawa na nasa pwesto, sila po ang nagpapakalat nito na malapit na ho kayong pumanaw? Baka sila ho, sir. Ayan, padalhan ko si Manong Digong ng listahan. Kung sino. Ito, sir, ang mga bantayan ho ninyo na nagpapanggap ko, no. Papadalhan po kita ng listahan. Ipapadaan ko po kay Secretary Bongo. Ang mahirap pa, yung iba dito ng mga dilawan, may connection sa mga miyembro ng gabinete rin ni Pangulo. Yung mga malapit kay Pangulo. Meron! Yung isang connect nila, mataas na opisyal na nasa Malacanang.
Ay, maniwala ka. De, wag mo na pansinin yung mga maliliit yan, yung babae. Wala yun, eh, basura yun. Yung dyan lang, yung sa kapitbahay natin. Wag yun. Wala yun. Kaan yun sa lumitin. Nabanggit pa yung pangalan niya. Patay tayo dyan. Ay, oras! Bayan, alas G-stress ng umaga. Isa pa hong pag-uusapan natin. Yung kahapon. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Ha? Ang pagtutulong bayan, ha? Ay kung gustong tumulong talaga ng isang opisyal, tutulong. Dahil likas sa kalooban niya na tumulong. Alright? Pero dapat yung pagtulong-tulong ng mga sa mga mahihirap, trabaho po ng government yan, ng gobyerno, hindi ng isang individual, hindi ng isang opisyal. Itong binabanggit ko, ito pong si Secretary Bongo. Believe lang ho ako dahil nabasa niya lang pala sa Facebook yung nangyari doon sa bata na si Jomel Montes na taga Bohol na may leukemia na sakit, na alam pambili ng paracetamol. Masakit eh. Dahil yung tatay niya magbubuko. Nabasa lang pala ni Bongo ito. Ang ginawa, inutusan ng kanyang staff, kontakin ito. I-evacuate ka agad, i-dalhin ka agad, i-medibak sa Cebu, doon sa malaking ospital. At pagkatapos, galing mo, galing ng Davao. Lumipad pa na Cebu yung mama para mapuntahan lang yung bata. Eh, likas lang ho talaga sa mama na ito yung pagtulong. Meron kasi mga opisyal dyan na pekendos. Tutulong. Oy, ready mo na yung camera. Tutulong ako. Okay, ready? O, sabi mo na. Sabi naman cameraman. Sige, sec. Roll. Ito na, tanggapin mo. Oh. Ay, dahil marami akong alam ganun. Okay. Oh. Oh, ready na ba yan, cameraman? Yes, sir. Oh, sabi mo ako kung ready na, ha? Sige. Oh, sige, Kong. Ready. Oh. Kong, ito na. Rolling. Oh, ito. Oh, mayroong akong dala na 5,000. Sila Kong. Sila Senador. Oh. Pero itong mama na ito, napanood lang sa Facebook, kagyat na kumilos. Aral ho kasi, ganun na ganun ho ang ugali ng Manong Digong. Ganun na ugali ni Duterte. Hindi na kailangan pagsabihan pa. Pag nakarating, kagad na kumikilos, bumubunot sa bulsa. Eh, kaya nga, mag-alam nyo, maganda ito bayan eh. Dahil talagang pwersahin itong mama na ito na tumakbo na lamang ito, malaki yung may tutulong nito, ha? Lalo na sa kawang gawa, lalo na sa pagtutulong sa mahirap. Eh, I am vouching for this man. Wala akong biro. Kaibigan ho kami. Pero alam ko ho, pag tumulong, ha? Alam kong stroke is ng tutulong na yung talagang tago sa puso o yung tulong pang camera at pang media lang. Na sila congressman na yan, yung mga sekretary na yan. Na, halata, natutulong na, nakatingin pa sa camera, sa lube, nakaganong pa, oh. Hoy! Huwag na kayong magpautong yan! Aabot ng 1,000 piso, nakatingin pa sa camera. Oh, na, rolling na ba tayo, cameraman? Rolling! Anak ng show pa. Ay, Diyos ko ba yan? Aha. Ayan po, isa sa pag-uusapan. Kumustahin na natin yung bata, ha? Yung may sakit na... Biro mo, Edgar Montes, yung kanyang anak, Edgar Montes, oo. Nasa ngayon sa BSMMC, sa tulong ng Malasakit Center ni Bongo. Ayan, pag-uusapan ho natin, ha? At isa pang pag-uusapan natin. Oh, nagsalita na, nakakita po ng kakampi ang PNP. Yung mga pulis na inireklamo na nanghuli ng mga abogado. Yung nangyelam doon sa raid sa Makati Bar. Oh, naalala mo yun, Tomas? Ay, sabi ng mga abogado, mali ang ginawa ng polis, ha? Harassment! Mga abogado yan! Sabi ni Senator Lacson, maghinay-hinay kayo. Eh kaya, baka hindi kaya hinuli yun dahil na-contaminate yung ebidensya? Sinabi ng police line, do not cross. Kukross ka pa? O, di na-contaminate mo yun. Oh. At saka nakakasagabal ka. Kung nandiyan ka sa pinto, naghaharang, nagbibidyo-bidyo ka, labas-pasok ang mga polis, obstruction ka talaga, literal. Abay, labas-pasok ang polis. Eh, pakasya, dalawang tao lang sa pinto, nandun silang tatlong mga gago, kung nakuha ng video. Oh. Eh, siyempre, eh, dapat pusasang ka. Sus. Anyway, ha, sabi ni Senator Lacson, oy, si Senator Lacson po, dating PNP chief, sabi, hoy, maghinay-hinay,
hindi pa kayo lusot. Ha? Pwede kayong kasuhan na talagang may kamalian kayo doon. At nangako naman po si General Bayalde. Salamat po, General Bayalde, ha, na bibigyan ng magandang abogado. Mga abogado, hindi kampanilya, yung mga pulis. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Kasi pala, ito sabi ng Pangulo sa kanya. At General Bayalde, sabihin mo yung mga pulis natin na nang huli ng mga abogado. Bibigyan ko naman magagaling na abogado. Yung mga dekamp, hindi lang kampanilya, batingaw. Wow, pare, bigat! Ganun! Yung mga per appearance, yung mga mala 50 mil. Taba, hehehe. Eh, kailangan nila ng mga pulis yun. Dati kasi, usually, pow, kinukuha. Ngayon, yung mga debatingaw na. Mga mabigati ng mga pangalan. At isa, pag-uusapan natin mamaya, bayan. Hold upper na tumangay ng taxi. Nangarnap pa ng taxi. Dedo. Patay. Eh, paano kasi? Nang hold up na, hindi pa nagunakuan, eh, kinarna pa yung taxi. Eh, nang laban, Maiko, alam na this, ha? Kunin yung pangalan, email mo agad. Pasensya na kung madelay, kasi minsan yung mail natin, umabot isang linggo, ay kung tatlong araw lang ibuburol, souvenir na lang ng pamilya niya. Aha. Tapos, anak ng isang barangay kagawa, delivery rider ng isang fast food. Gas fast food ito. Kulay-pulay at ito. At mag-ina, tulak ng illegal na droga, arestado sa bypass kagabi. Sayang. Sobra mga... Ilan pa ba yung mask card natin dyan, Mike? Walo. Walo pa eh. Eh kung ibigay natin sa carnapper isa, di pito. O ay lima ito, sobra pa. Ngayon, may pito pa. Anyway, ready mo lang bukas, makalawa, may manlalaban dyan, Maiko. Okay lang yun. Pabayan yung mga pag-uusapan ho natin ngayong umaga. At syempre, oh, yung mga kwan, ha? Yung mga nagreklamo, yung mga naperwisyo sa Lintek na stranded, na-cancel ang mga flight, sabi ng isang mambabatas, may pananagutan ang aeroplano na dahilan nito yung Xiamen Air Airlines. Dapat daw bayaran yung mga nakon. Ay kasama na pala ako noon, dapat bayaran ako. Aba. Oh. Oh, siyempre. Oh. Coverage ko yun eh. Oh. Sa bagay, doble. Kabig ako dito sa Xiamen. Singiling ko yung pal. Ay, pal. Singiling ko yung aeroplano. Singiling ko yung naiya. Kapag tinanong, ano, bakit? Abay, imbista kapag pahinga ako. Hindi ako nakapagpahinga na maaga. Ang target namin, makarating alas 5, matutulog muna ako. Nakatulog ako alas 2 na. Na-stress ako. Nagbayad ako kay doktor ng 1.5. Yung mga vitamins ko, umabot sumatotal 10. Pinakain ko pa yung mga bataan ko dahil imbis na matulog na sila, kumain muna kami tagmerienda. Mga 20 mil. Yung inirentahan namin sa sakyan, nagbayad ng overtime yung driver. Suma total, may 100. Pag tinanong pa, parang 100. Basta, huwag ka na magtanong. Sisingilin na lang kita. Anyway, bayan, oras, alas 10:20. Siyempre, sabi ko, may mga kahati ako. Sila Tomas Anakta, sila Randy Marscot, tsaka engineer namin. Bayan, dyan lamang ho kayo, ha, sa ating pagbabalik. Siya, Abnoy, Abnoy ka ng Abnoy Pinoy. Ay, wala rong kwenta kung nga kayo hindi na natutuwa sa administrasyon ng Pangulong Duterte, huwag na rong butuhin ng mga bataan ni Duterte. Huwag na butuhin yung mga hugpong-hugpong na yan tsaka mga PDP na yan. Butuhin daw yung oposisyon. Tulad ni na... Ay, Bam Aquino. Tulad ni na... Ay, Gary Alejano. Tulad ni na... Yung isang senador dati, taga Bicol. Sino ba yun? Si Lagman. Yun ang mga butuhin. Yan daw ang dapat butuhin natin. Nagpapatawa talaga itong si Pinoy. Ikaw you talaga. You make me laughing. Nga eh. Ikaw kung wala ka naman masabi na maayos, itikaw mo na lang yung bibig mo. Diyos ko po naman, maganda lang paluoy ng sapatos yung bunganga mo. Alas 10:22 ng umaga, paluoy. Pagkatapos mong paluoy sa bunganga, paluoy mo na rin yung bumbunan nito. Para tumama yung pako, magmarka doon sa ulo niya.
Oras, alas 10.22 ng umaga. Bayan, dyan lamang ho kayo. Huwag ka ho kayong bibitiyo. Philippine Standard Time, alas 10.26 na po ng araw, alas 10.26 ng umaga ng Miyerkules, ika-22 ng Agosto 2018. And dito na ho tayo, rekta na tayo. Sabi nga, ay sabi po ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino, eh kung ayaw nyo na kay Duterte, huwag nyo nang iboto ang mga bataan niya, yung kanya mga i-endorso, yung kanya mga kandidato, PDP man yan, o hugpong man yan, huwag nang iboto kung sawa na kayo kay Duterte. Ito pa ang sabi ni Kulukoy. Yung tungkol daw sa kalusugan ng Pangulo, kasi natanong siya. Sabi niya, kung wala naman talagang sakit yan, dapat naglabas na ng medical report. Marunong ka pa, anong ilalabas na medical report? Eh, wala naman talagang sakit. Magpapalabas ng medical bulletin pag may sakit. Oh. Kung maalala mo, yung kay Gloria dati na pinakulong-kulong mo yung ali, ha, na magdinal sa St. Luke's, oh, yun, may medical bulletin. Kasi yung bulletin, doon sasabihin kung kumusta na yung pasyente. Eh, di naman pasyente ito, wala namang sakit. Kaya bakit mo hihingi ng medical bulletin? Kulang din talaga ito mga, ewan ko ba ito mga, ano ba yung mga nangyayari sa utak ninyo? Iyan ba ay gumagana pa o meron ng mga hepatitis na rin? Na umakyat na ang hepatitis, ang andilaw sa utak ninyo. Paano ka humingi ng medical bulletin to si Kumag Bayan? Sabi, eh kung wala naman problema si the president, may pa-English-English pa itong Kumag na ito. Eh, what's wrong with issuing a medical bulletin, a report? Anong i-issue mo kung wala naman sakit? Mag-i-issue ka kung may sakit, kung naka-confine, o nagpa-check up sa doktor. Eh, hindi naman nagpa-check up. Sino magbibigay ng medical report? Kulang ka rin naman sa yung katangahan mo at kukote mo. Oh, sakay naman itong isa pang gunggong. Ito pang isang tanga. Si Mr. Plunder. Sabi niya, hindi raw kaagad mamatay ng maaga ang Pangulo. Tama ka doon, Senator Plunder Trillanes. Oh. Kasi daw, masamang damo ang Pangulo. May luko-luko talaga itong buang na ito. May tama talaga ito. Diyos ko po naman. Ewan ko ba? Kaya nagkakaletse-letse ang bayan natin. Imbis na umusad bayan ng padiretso, lumilihis ng ganon, ha? Papano, ha? Wala pong iniwan yan, yung parang doon sa karosa ng Nazareno. Imbis na umabante, umaatras, kasi may humihila. Oh. Ang humihila paatras, ito mga buang na ito, mga kagaya ni Pinoy, kagaya ni Trillanes. Imbis na tumulong kayong tumulak sa likod para umabante ang bayan, hinihila ninyo paatras. Paano nga aabante? Kulang din talaga, Sus Mario. Besides, sasabihin mo, hindi ko talagang kulang ka rin sa pag-iisip na abnoy ka eh. Asensya na ho, ah. Sasabihin mo na kung ayaw na ninyo kay Duterte, oy, mabibilang mo lang sa daliri yung ayaw dahil talaga mga dilawan niyo, mga kaanak mo, mga supporter mo. Oh, tignan mo mga survey. Sana bago ka nagsalita, tinignan mo muna mga survey. Tignan mo mga approval, mga trust rating. Hindi natitinag. Paano mo ngayon kukumbinsihin yung mga Duterte follower na yan, supporter na yan, na butuhin ang mga bataan mo, mga Bam Aquino, mga Gary Alejano, mga Edsel Lagman sa Senado. Paano mo ba, paano nila bubutuhin yan? Eh kita mo, hindi bumababa. Yung sinasabi mo kung ayaw na ninyo kay Duterte. Wala! Hindi gumagalaw. The same pa rin. Nandoon pa rin yung suporta. Ewan ko ba? Maha-high blood ka sa mga buang na ito. Mga kulang-kulang ito eh. Ito yung sinasabing desperado. Pero bayan, kuidaw ho tayong lahat. Ano po? Hinay-hinay din tayo. Dapat habang tayo'y natatawa sa katangahan ng mga ito, eh ang kinakabahan ako baka nagpapatanga-tangahan lang ito. Pero kumikilos na ho sila sa ilalim. Ah, paano ko nasabi? Bayan,
May mga opisyales po ang Liberal Party na hindi po tinanggal ng Duterte administration. Bakit kanyo? Eh alam nyo naman ho yung ugali ni Manong Digong. Hindi naman ho yan, ha? Ika nga nagtatanim ng hinanakit, ha? Ng sama ng loob. Eh, pera lang kay Trillanes dahil buang yun. Ginawang gawan siya ng kwento. Wala akong pakialam ang Pangulong Duterte kung ikaw ay tao ni Pinoy. Kung ikaw ay Liberal Party, kung ang nananalaytay sa dugo mo ay dilaw, imbis na pula. Ala siyang problema doon, ang sabi lang ng Pangulo, magtrabaho kayo. Unfortunately, bayan, nagtatrabaho itong mga buo, pero nagtatrabaho para makabalik muli sila sa pwesto. Ay, Diyos ko po. Iniisa-isa na po nila ang mga tauhan ng Pangulong Duterte. Hindi na ho ako magsasalita, pero ang punto de vista ko lamang dito, gumagalaw na ho ang mga yan. Alright. Kasi hindi naman po sila sinibak sa pwesto. Minamaneuver na ho nila ngayon in preparation for 2019 and eventually 2022 election. Okay? May mga USEC pa ho dyan na hindi natatanggal na mga Liberal Party. Meron dyan mga USEC na promote na ngayon. Oh. Marami ho yan. Ang palusot, career officer ako. Hindi ako matatanggal ni Duterte, ha? Career, civil service. Ha? Really? Passer ako. Hindi mo nga masisibak yun. Marami. Pumunta ka lang doon, no? Sa may tabi ng Sandigan Bayan. Anong opisina ba yun? Hindi, doon. Meron doon. Yung nagbibilang-bilang ng mga salapi. Oh. Yung hepe doon, kapilido pa ng national hero natin, ay in-appoint ni Pinoy. Ayun. No, tamo. Na, ay Diyos ko po, mahirap na humagsalita, iba yan. Pero marami pa, mga USEC, na-promote pa, naging SEC. Ang problema, itong mga ito, may mga connect sa matataas na lugar. Mga malapit sa Pangulo. Hindi kaya ito yung mga nagbubulong na itong mga malapit kay Pangulo. Oy, may sakit ang Pangulo, ha? Paki-spread the news. Hindi kaya? Tatanong lang ho tayo. Nagtatanong lang ho ako eh. Kasi kung alam ko, hindi na ho ako magtatanong. Hindi ho kaya yung mga nandyan sa paligid ng Pangulo ay siya nagsabi, yung Pangulo sumuka ng dugo, ha? Hindi kaya? Ang nakarinig ngayon, yung dilawan na mga USEC, na mga na-promote na, hindi kaya? At itinext ngayon kay Joma Sison. Joma, ikaw na magkapakalat. Sabihin mo na mayroon kang source na malubha ang Pangulo, nasa komatos. Jesus Maria Josep. Kaya ang bayan, kaya mag-ingat ho, mag-ingat, lalo na kayo mga DDS dyan. Pero bago yan, dito muna tayo. Kay Attorney Butch Hamon, political analyst at law professor po siya ng Arellano University. Attorney Butch, good morning, sir. Hello, good morning. Good morning po. Kamusta po kayo, sir? Mabuti pa. Easy, Attorney Butch. Si Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Tutok Erwin Tulfo dito sa Radyo Pilipinas at sa Facebook. Sir Erwin, siyempre, kayo idol ko eh. Attorney Butch, matanong ko lamang. Reaction lamang po ninyo bilang political analyst. Doon sa sinabi po ng Pangulong Aquino, Noynoy Aquino, na noong death anniversary ng kanyang ama na opo. Kung ayaw na ninyo kay Duterte, ay bumoto kayo sa oposisyon dahil sabi niyang ganon, hindi naman maganda ang pamamalakad ng administrasyon na ito. Kakagating kaya ng taong bayan, may maniniwala kaya sa kanya, sir? Siguro maniniwala sa kanya yung mga kapwa dilawan din niya, siyempre. Kung titignan naman po natin kasi ang survey ng dalawang reputable survey firms na SWS at Pulse Asia, mataas pa naman po talaga ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Digong. Hindi po natin maalis yun. Hindi natitinag, sir. Hindi natitinag. Sir, matanong ko na lang, matanong ko, Attorney Butch, bakit sa inyong, syempre, pinag-aaralan ninyo itong mga surveys na ito, bakit hindi nyo natitinag ang survey ng Pangulo despite the fact na todo na, ika nga, siguro, maximum na itong
pinagagawa nila, and they keep on repeating about extrajudicial killing. They keep on, bakit hindi natitinag, sir? Hindi gumagalaw? Nandoon pa rin yung rating niya. Ibig sabihin yan, Bossing Erwin, hindi pinapaniwalaan ng taong bayan ang mga sinasabi nila. Mabigat at matibay ang kanilang respeto at paniniwala sa ating Pangulong Duterte. Yun lang ang ibig sabihin nun, Bossing Erwin. Diba? Malinaw po yun. Alright. Attorney Butch, ito naman yung reaction ninyo. Sinasabi ni Pinoy, if there's nothing wrong with the health of the president, then it's just right na magpalabas daw ang Palacio ng medical bulletin o medical report. Eh sabi ko naman dito, sabi ng Palacio, paano kami papalabas ng report? Eh wala naman sakit ng Pangulo. Why will we issue a report? Di ho ba? Opo. Meron kasi tayong provision sa Constitution natin na kapag merong sakit ng Presidente, makikipag-meeting po yan sa Secretary of National Defense. Correct. Sa Chief ng Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos, maglalabas nga po ng bulletin. Yan po, ang presumption po niyan, Boss Erwin, kapag mayroong sakit talaga ang Pangulo, at talagang hindi mo na nakikita sa po sa public. Hindi ba? Paniniwalaan mo ba naman yung sinabi ni Chairman, Joma Siso? Talaga namang kaaway niyang mortal yan, di ba? Nabisto tuloy. Nagsisirain lang din talaga niya ang ating Pangulo. Nabisto tuloy natin, may date lang pala ang Pangulo. Kaya nga, May dinner date. Kaya po yung taong bayan, Erwin, hindi naniniwala Ang tao ngayon, nag-aaral na rin sila, at nag-analyze na rin sila, hindi na sila basta-basta nabubola lang na kung sino-sino. Ayun. So, hindi po ba? Patuloy pa rin ika nga itong Teflon effect ng Pangulo na kahit anong banat, tumatalbog lang. Attorney. Opo. Andun pa rin talaga ang respeto at paniniwala ng ating sambayan ng Pilipino sa kanya. Alright. Andun pa rin talaga. Hindi matitinag po yan. Alright. So, hindi rin mahihirapan ang administrasyon ito na kumuha ng suporta. Yung mga kandidato na i-endorse nito, malamang malaki ang chances na mananalo pa rin. Ay, syempre. Opo, parang parang yung naging yellow effect nung namatay si Presidente Cory Aquino, hindi ba? Kaya nadala sa Malacanang yan si Pinoy, hindi ba? Parang ganyan din yan. Kaya yung endorsement ng Pangulong Duterte na nilirespeto ng taong bayan, natural, meron ding epekto yan sa mga susuportahan niya. Dahil na suporta niya kay Bossing Erwin sa pagka-senador. Napasok na naman ako dyan, Attorney Butch. Dayari na. Babanatan na naman tayo sa dyaryo niyan, Attorney. Hindi po mawawala yun. Logical lang naman po yun. Hanapan na naman ako ng kaso yan, Attorney Hamon. Basta nandiyan ka lang. Kukunin kita, kabugado ko. Wala namang maniniwala sa nila, Sir Erwin. Yun ang mahirap talaga All right. Panghuli na lamang, sir, based on your observation, kasi may mga kumakalat ngayon, as a matter of fact, mga nagsasabi na marami palang mga tauhan ni Pinoy na hindi naman inalis ng administrasyong Duterte because ang reason ni Duterte, ba't ko alisin? Wala namang kasalanan niya, basta magtrabaho lang sila. Pero parang, slowly but surely, dahan-dahan, mukhang nakakabalik na sila sa pwesto. Ilan nga dyan na mga USEC, ngayon ay SEC na. Iba ay nasa pwesto pa rin dahil may mga fixed term sila. Hindi kaya nagkukunive itong mga ito para dahan-dahan may makabalik sila sa power, attorney? What is your... Sa akin lang, Boss Erwin, ganito lang ang tingin ko po dyan. Ako, naniniwala po ako sa Pangulong Duterte. Hindi yan gagawa na isang bagay na sa kanyang paniniwala, makakasira sa kanya. Yun lang po, hawak lang ako sa kanya, Boss Erwin. Ganun lang po yung aking paniniwala. Alright. Attorney Butch Hamon ng Arellano University, maraming salamat po, sir. Salamat din po. We will be calling you from time to time, sir. Okay po, anytime, Boss Erwin. Thank you po, thank you. Okay, bye-bye. Si Attorney Butch Hamon ng Arellano University. Political analyst and at the same time law professor. Mabigat pala ito si Attorney Butch Hamon. Ay, tama nga naman. So, kahit ano pang gawin ninyo dyan, tumatalbog lang yung mga banat. Walang silbi. Ay, Pinoy! Lakas, lakasan mo pa para marinig ka. Kawawa naman. Wala mo sabihin itong kumag na ito.
Kung ayaw niya kay Pangulong Duterte, ayaw niya sa kanyang mga pamamalakad, eh, butuhin na lang ang oposisyon. Jesus, sana hindi ka nalang nagsalita, lalong hindi mo butuhin ngayon ang taong bayan. Dahil sa buwisit. At sino nga nung karapatan magsalita na salita na may mga kaso ka pa nga? Tragis. Pero yung bayan na sinasabi ko, mag-ingat ho tayo. Kasi ay marami ho dyan, talagang gumagalaw na ho yung puwersa nila. Pababa ho, paakyat yung puwersa. Galing ho sa baba, hindi galing sa taas. Dahil wala na yung sa taas, diba? Pinalitan na yan. Nang galing sa baba, umaakyat ho sila dahan-dahan. Ha? Eh, may pera ho yan. Kaya, Diyos ko po, pinapatay nila mga istorya. Eh, may mga dyaryo sila ng mga dila. Kilala nyo naman yung mga dyaryo nila dyan. Yung Inquirer, yung mga TV nila, ABS. Oh. Eh, may Philippine Star pa. Unti-unti ho, tinutulak nila yan. Kaya nga, pag mukat-mukat natin, mabuti nga, natanggal na yung isa, yung Rappler. Yung talaga, number one talaga yun, dahil sa dilawan. O, pero nandiyan pa yung Inquirer, Star, ABS, yung mga ibang network. Kaya nga, Diyos ko po, ang maganda nito, yung mga nagtatanong para sa akin, eh, anong alternative na dyaryo, Boss Erwin? Kung gusto talaga ninyo ng totoo mga balita, eh, Manila Times. Makuha niyo Manila Times, maayos. Wag na ho, eh, hindi alam niyo pumangit. Walang iniwan niya sa parang isang restaurant. Pag sikat ka na restaurant, minsan sa sobrang dami mo ng customer, hindi mo na naasikaso mga customer mo. Yung kalinisan, yung may mga ipis na, minsan yung kusina, eh gano'n, napasukan na ng mga ipis, madumi na, may mga masamang ugali ng mga waiter, mga gano'n. Gano'n din sa dyaryo. Lumaki na yung ulo ng mga reporter, mga editor, mga bias na. Oh. Kaya nga kung tanungin ho ako ninyo, eh dati ho, Inquirer ang dyaryo ko, Manila Times na ho ako ngayon. Dahil may saysay pa ho yung Manila Times, bayan. Ito ay talaga ito yung totoong dyaryo, ha? Manila Times. At syempre, pag sa TV naman, eh, alam na this. Kahit na minsan naiskupan yung PTV, kahit na minsan mali-mali ang report ng PTV, eh PTV pa rin pinapanood ko. Diba, Salome? Oo. Tinatanong ko kung anong TV, kahit na PTV minsan naiskupan, minsan mali-mali, minsan huli na yung tatlong araw nang tapos yung balita, pinapanood ko pa rin ang PTV. Kasi wala naman akong choice. Alam naman, between PTV and ABS, sa PTV na lang ako. Kaya sabi nga ni Gordo na walang kwenta ang PTV, doon ako. Pero at least, kahit na walang kwenta yung PTV, sabi ni Senator Gordon, pinapanood ko pa rin ang PTV. Kasi totoo rin mga balita. O sa dyaryo naman, instead of Inquirer, Manila Times na lang. Yun ho yun. Ganun lang ho kasimple yun. Anyway, sa radyo, dito ka na, sa Radyo Pilipinas. Oo. Alright. Ay, nasa linya na ng aming telepono. Cambio muna tayo. Sandali, bayan, ha? Yung kahapon, na inilapit. Kaya nga, nabanggit ko kanina, ang pagtulong, bayan, likas, ha? At tagus sa puso. Hindi yung tutulong ka because may media. Hindi dahil tutulong ka dahil malalagay sa media ang pagtulong mo. Itong tao na ito, proven, true and true, matagal ko ng kaibigan na ito, hindi pa ito sikat, nandoon pa lang sa Davao ito, pag nilapitan, tutulong. Ay, maniwala kayo, ha? May mga media noon na kailangan ng tulong pagpagamot sa kanilang asawa, pamilya, anak, tumatawag pa all the way from Manila to Davao. Tatapatin ko na ho kayo, ha? Tatawag yung media dahil hindi mailabas yung asawa niya, yung anak niya sa ospital. Tatawag doon sa isang mayor doon sa Davao na itago na sa pangalang Duterte. Ay, siyempre, busy yung mayor. Ay, Bong, sagutin mo nga ito, nangailangan ng tulong yung media. Hindi mailabas yung anak o misis sa ospital. Tutulong. So, aral itong mama na ito sa pagtulong, kung tulong at tulong pag-uusapan, ala nang tatalo, ha? Pero hindi niya ho trabaho ito eh. Trabaho ito ng government agencies, trabaho po ng gobyerno. Pero sabi ko na nga, likas ang pagtulong ng mama, wagas. Hindi na kailangan ng media, wala. Kagaya kahapon, may nagsabi sa akin, nag-viral, nakita niya, hindi na siya tinawagan, siya na mismo, Attorney Jenny, Attorney Miss Smoking,
tawagan itong hospital, ilipat ka agad, gumawa ng paraan, matransfer, ma-medibak. So, busy-busy yung mama sa Davao. Nagpaalam sa Pangulo, sir, sandali lang ha, bisitahin ko lang yung nilipat ko na bata na may sakit na leukemia from Bohol to Cebu, silipin ko lang. Aba, sumakay na aeroplano para madalaw lang yung bata. Or madalaw lang yung bata, dahil nasa Cebu sila kahapon, madalaw, sinilip, nagpaalam. Diyos ko po naman. Eh kaya nga nagtataka, kung lahat sana ng opisyal, lalo na yung mga hepe ng mga agencies dealing with this kind of problem, magtrabaho ng kagaya nito, wala tayong problema. Kaya kung akong tatanungin nyo, kung kapatid ko lang ito, ginulpi ko na ito eh. Papatakbuhin ko na ito eh. Eh kasi ayaw talaga, matigas din ang ulo. Anyway, nasa linya na pala. Ikaw naman di mo sinabi sa luminan dyan na po, nakikinig. Ay, si Secretary Bongo, si Special Assistant to the President. Magandang umaga, Secretary Bong, sir. Magandang umaga, Sir Erwin. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Pasensya na, boss. Naabala na naman kayo. No problem. Napakabilis ng pangyayari. Kahapon lang ay nilipat yung bata na may sakit na leukemia, walang pambili ng gamot. Nahabag ang iyong kalooban, nilipat ninyo sa Cebu para mas maalagaan through the Malasakit Center ninyo. And then, on top of that, dinalaw pa ninyo, Secretary. Sir, kahit na very hectic ang schedule ninyo ng Pangulo dyan sa Cebu. Ganito po, nung nakarang isang araw, nakita natin na may nag-viral sa social media na yes. Kawawang bata na uh-oh. In pain po siya nung nasa kama yata dun sa isang hospital. Correct. Sa Bohol. Apo. So marami pong nanawagan sa akin, sabi niya pwede bang matulungan ito. So, nakiusap po ako sa ilang mga kilala at may mga tumulong naman from local government ng Bohol. No? Mm-hmm. And then, pinagsundo ko po doon at dinala sa Cebu kasi mas maalagaan ng maayos pati yung kwarto. Uh-huh. Kaya nga po, nilipat natin kagad sa through Secretary Dino. Oo. Uh-huh. Ng OPAB sa Cebu. Mm. Ay, sabi ko, pabigyan ng medyo komportable yung kwarto. So, nabigyan siya ng, alam mo, in-pain nga yung bata. So, maliit na kwarto na aircon doon sa Vicente Memorial Hospital through our Malasakit, ay tutulungan natin. Sabi ko, nagkataon naman po na may dalaw ang Pangulo. May speaking engagement siya sa Cebu. Aha. Uh-huh. Kaya sabi ko, daanan ko na rin. So, nagmamadali akong pinuntahan kahapon habang nasa yung Pangulo, nasa salita dun sa... Sir, pwede ba kami makahingi ng update? Kasi leukemia yan. Alam naman ho natin pag leukemia, terminal po yan. Ano ho ang update sa inyo ng doktor, Secretary Bong? Kasalukuyang ginagamot po siya. At sabi ko sa doktor, gawin lang... pwedeng gawin. At sinabi ko sa mga magulang, huwag na kayong mag-alala, kami lang hong bahala, ang isipin nyo na lang po, ay alagaan yung anak ninyo. Uh-huh. At sabi ko naman, sana pag gumaling, yung bata ay nangako akong papaaralin ko kung sakaling sana ay gumaling. Sabi ko, magdasal. Yun ang binulong ko sa mga magulang, magdasal kayo at alagaan nyo yung anak nyo. Yun na lang isipin nyo, huwag na kayong mag-alala. Madudugtungan pa kaya ang buhay nito, Secretary, I mean between you and me? Yan lang nga hindi natin masabi po dahil medyo yung alam mo naman ang leukemia. Mm-hmm. Pero sabi ko, in pain po ba yung bata, sir? Nung nakikita ho namin ngayon sa video, piniplay namin, hinawakan nyo pa sa ulo at kinakausap ninyo. In pain po ba siya, sir? Kahapon, medyo masaya po akong nakita siya. At nakita niya medyo tumawa. Nakita ko yung ngiti sa mukha niya sa picture. Kita mo na parang natutuwa siya na... siguro, kahapon, nagkaroon siya ng konting relief, no? Uh-oh. At pangalawa, pinagpilin sa akin ay parang meron siya gustong libangan na may konting gawin. Uh-huh. So, binigyan ko ng... sabi niya, gusto rin, siya nag-request ng cellphone. Oo. So, binigyan lang natin para may, ano lang. May libangan. May libangan lang siya habang yung may gadget, ano, para mawala yung isipan niya doon sa sakit na
na ika nga pain sa kanyang katawan, secretary. Opo. Okay. Sir, so, di naman ako nagtagal at sabi ko lumamadali kami. Oo. Pasensya na. At sabi ko pagpagaling ka muna, anak. Alright, sir, maiba tayo, cambio naman tayo. Ito namang itong si Benigno Aquino, akala ko tapos na itong tao na ito, eh nandiyan na naman nagdadaldal. Ano po ang reaksyon ninyo at sinasabi kung ayaw nyo na kay Duterte dahil sawaan na kayo dahil hindi maganda pamamalakad, parang ganun ang ibig niya sabihin. Ang sinasabi, Secretary, ay iboto ninyo ang oposisyon sa 2019. Ano po ang reaksyon nyo dyan, Secretary Bong? Siyempre, meron silang sarili nilang magiging kandidato. Kandidato. Opo. Kanya-kanyang kampanya o kanya-kanyang gimmick yan. Opo. Para sabihin na ganito. Pero alam na, ay ano lang po natin ang tao, ang humusga. Oo. Alam, mararamdaman niya naman po siguro maglakad niya sa kalye. Mm-hmm. Kung safe po ang inyong mga anak, mm-hmm, at may mga pagbabago kayong naramdaman, hindi na namin kailangan ipagmalaki kung ano pong nagawa ng administrasyon ni Pangulo Duterte, especially si Pangulo Duterte. Let the people, judge kung sa tingin nilang nagbago ba yung buhay nila kumpara noong panahon ni Aquino. Pangulong, dating Pangulong Aquino. Ayoko na sagutin yung sabihin mo. Ganun naman talaga pag political season na yung pinag-uusapan. Eh. Papunta na tayo sa midterm election. So let the people judge na lang po. Sir, paano itong sinabi niya? Ito medyo nakakainit ko ng ulo. Ay kung wala naman daw tinatago, dapat ang Malacanang i-inform ang public sa ilabas na raw yung mga medical bulletin, medical report. Eh sabi ko nga, sir, paano ilalabas? Wala namang sakit. Alam ba naman maglabas-labas na ng report na yan kung wala namang sakit? Hindi naman pumunta sa doktor, secretary. Pero pinipilit kasi ni Aquino, dapat maglabas daw Malacanang ng medical report ang estado ng Pangulo, secretary. Alam niyo, yung lumabas na isang araw na alam naman natin na pang-intriga lang yun at sabi ko nga nakakalungkot, parang binabastos nila yung kalusugan ng ating Pangulo. In fact, kitang-kita niya naman kahapon. Opo. Napakasigla. Dalawang oras pang nagsalita. Alos inurasan ko nga eh. Mm. Dalawang oras siya nagsalita sa entablado at nasabi niya ang lahat. So ayoko na pong sagutin si ating Pangulong Aquino. Ngunit sa tingin ko po ay mas healthy pa po o mas malakas pa ang ating kasalukuyang Pangulong Duterte kaysa Pangulong Aquino. Kahit na mas matanda si Pangulong Duterte ng about, I think, 14 years 14. Older yata si Pangulo Duterte, pero mas makita nyo, kayo na pong humusga, sino mas mukhang bata sa kanilang dalawa at sino mas guwapo. Yun! Panghuli na lamang, sir. Ano naman reaksyon ninyo no, sa sinabi ng best friend natin, si Senator Trillanes, na naniniwala ro siya na matagal pa ang mabubuhay ang Pangulo dahil mga masamang damo raw, hindi ka agad namamatay. Sek. sabi nga ni Pangulong Duterte kahapon, hindi naman siya malinis, marami naman siyang kasalanan. Kahit lahat naman tayo may mga kasalanan. Sinabi nga niya na pag nagkita sila ni Joe Masison sa impyerno, sabi niya, sasampalin niya doon sa impyerno. So sinabi naman ni Senator Trillanes, kung sa tingin niyang matagal nga mamatay si Pangulo Duterte, totoo po yun. Kung mauna man siya, baka mauna na siya. Kung mag-abang na lang siya doon, at baka pagkat i-welcome niya ang ating Pangulo Duterte, at dun, baka pagkita nila doon. Malaking gulo yun, sir! Pag nagkita-kita sila nila Joma doon sa impyerno, ma-insecure si Taning kasi mawawala ng pwesto, sir. Kaya lang, baka puro na naman. Pagdating doon sa impyerno, puro kasi nungalingan naman gagawin ni Italianis. Secretary Bongo, Kuya Bongo, maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Magandang umaga, Boss Erwin, at magandang umaga sa mga Pilipino. Mahal ko po kayo. Maraming salamat.
Ang problema dyan, pag nakita si Joe Matrillanes, tiyak baka makasuhan si Taning ng plunder. Baka magkaroon ng investigasyon. Oh, magkaroon ng investigasyon sa Senado, sa impyerno, matanggal, makudita si, di ba mahilig sa kudita ito? Ang problema dyan, baka makudita ni Trillanes si Lucifer. Yun ang delikado. Magbuhabong takot-takotin ng imperno kasi pag takotin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, ha? Yan ang yung nagtatanong kanina, ha? Tungkol sa imperno, kung may imperno ba? Ayon po sa unang aklat ni Duterte, versikulo 15, 12 hanggang 29, yun po ang kanyang sinabi. Pakiulit, play! Magbuhagong takot-takotin ng imperno kasi pag takotin ninyo ako sa imperno, pagdating ko doon, magka-problema si Satanas. Simula ngayon, may bago ditong boss, ha? To its. At pinatotohanan niya yung tungkol sa impyerno sa kanyang ikalawang aklat, ha, 12 hanggang 33. Play! Tatay ko, gobernur noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Isan ka, totoo lang. Yun naman ay para kay Trillanes. At pagkatapos sa ikatlong aklat niya, ha, kanyang nilinaw ang lahat ng ito, ha, sa chapter 11 verses 42 hanggang 57. Hindi basa, play, kapatid na Randy. Kaya nga, tinanong ko yung bakit ganun ito si Trillanes? Ang sikreto niyan, may alam ang doktor namin. Problema nandito. Kasi hindi dito, Mayor, sa baba. Anong problema niya dyan sa baba? Bihira, it's a very rare. It occurs about every 200,000. Isa lang ang bayag. Ayan, ha? Hindi, ha? Hindi si kapatid na Erwin, ha? Si kapatid na Duterte ang nagsalita, ha? Kaya itanong mo kay Tulfo, si Duterte ang sasagot. Mamaya pa, ho, yung iba mga salita ni Duterte, ha? Meron ho tayong segment na gano'n na ngayon. Itanong mo kay Tulfo, sasagutin ni Duterte. Kasama ko po dyan si kapatid na Randy. Siyempre, high-tech na ho kami. Hindi na naman yung binabasa. Pinipindot na lang ho namin yan. Play. Oras, alas G58. Happy listening. Foreman Jimmy Acero, Kuya Suyan, Louis Cristobal from PIA staff. Oy, kumusta kayo dyan sa PIA, ha? Good morning. Bueno, bayan. Tingnan mo na. Abay, commercial muna tayo, ha? Huwag ho kayong bibitiyo. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Alam mo, ay, i-ready mo ito. Ito yun, yung mga salita ni Duterte. Marami ho tayong ganon. Tatlong aklat po yan ni Duterte na nilimbag namin. Sinulat at nilimbag. Ng aking mga manunulat. Na sina kapatid na Randy at kapatid na Tomas. At si Sister Maiko at si Sister Salome at Sister Ivy. Kami ho ang gumawa ng mga libro na yan. Tatlong aklat po yan. Para guide po ninyo sa pang-araw-araw. Ang Biblia, spiritual. Yung kay Duterte man ay pang-pisikal. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, makinig sa mga salita ni Duterte. Pero kung gusto mo ng pumanaw, huwag mong pakinggan. Mamaya-maya, ito, example, ha. Ito, hindi ho tayo nagkulang sa pangaral. Sinabi niya na itigil na, change is here, change is coming, ayaw niyo. O kaya ngayon, isa po doon sa tatlong lalaki na nang hold up at nangarna pa ng taxi sunobaliches, patay sa inkwentro. Narito ang report. Verify lang yung alarm kanina na sasakyan na nakarnap na taxi. UBE 665, sir. Yes, sir. Positive dito. Kita namin, sir. Nasusundan namin ngayon. Sige, sir. Salamat, sir. Sundan mo lang. Ito ang cellphone video ng paghabol ng Novaliches Police sa isang taxi na positibo umunong kinarnap bandang alas 11:30 kagabi. Nagtapos ang habulan sa madugong inkwentro sa May General Luis Avenue kung saan isa sa tatlong suspect ang napatay sa bakbakan. Kanina po may nag-report sa ating taxi driver na na-hold up siya dito sa area ng 4E. So immediately, nag-conduct tayo ng follow-up operations.
sa area ng Damong Maliit ay nakita ng ating mga operatiba itong taxi. So sinundan dito hanggang makarating nga. Then unfortunately, nakipagbarilan yung mga sakay ng itong taxi. At isa nga rito yung nasawi. Kwento ng driver ng taxi, sinakay niya ang dalawa sa mga suspect sa isang mall sa Manovaliches at nagpahatid umano ito sa isa pang mall sa may Fairview bandang alas 10 kagabi. Habang nasa biyahe raw sila, nagsabi ang isa sa mga pasahero na may dadaanan lang para bumili umano ng gamot. Pagdating umano nila sa naturang lugar, may isa pang lalaki nag-aabang sa kanila at doon na nagsimula ang pang-hold up sa biktima. Pagdating namin doon, sabi dito na lang kami, sabay tutok nung baril sa akin. Tapos pinaganon ako sa kinapkapan, nakuha niya yung wallet ko. Tapos yung pera binigay ko na rin kasi baril yung Pinababa rin daw ang biktima sa taxi at agad itong pinaharurot. Pagdating namin doon, nandun yung isa yung naka-jacket. Yun yung tinutukan ako ng baril sa ulo na pinaano ko doon sa puno. Pagkaalis ng mga suspect, humingi ng tulong ang biktima sa pulisya na agad namang ilalerto ang iba pang tropa. Agad naglatag ng checkpoint ang Novaliches PNP para makordunan ang dadaanan ng mga suspect hanggang sa maplakahan na ang kanilang sasakyan at maabutan sila ng mga pulis. Positibo namang itinuro ng biktima ang minamaneho niyang taxi na itinakas ng mga suspect. Tingin naman ng pulisya, posibleng gagamitin pa ng mga suspect sana sa iba pang krimen ang ninakaw na sasakyan. Sa tingin natin, tinitingnan natin motibo bakit dinala pa nila yung taxi. Ba, maaring gamitin pa rin nila ito sa isa pang krimen. Katulad ng ibang modus ng ipit taxi gang kung saan mismong taxi driver yung involved sa pang-hold up. Na-recover sa crime scene ng taxi, isang baril at mga basyo ng bala. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya para matuntun din ang dalawa pa niyang kasamahan ng nasawing suspect na nakatakas sa inkwentro. Julius De Sambron, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Alright. Hindi ho nagkulang ng paalala. I'm sure yung mama na yan na kasi hindi na doktrinahan ito. Hindi umanib sa bagong iglesia. Iglesia ni Duterte at Tulfo, IDT. Ang mas indoctrination pa namin tuwing Lunes ng gabi. Saan? I-announce pa lang namin. Hahanapan pa ho namin kasi marami-rami na ito. Ilang milyon ito. Eh, hindi namin kaya ito i-indoctrinahan. But anyway, ha? Nakasulat din yan. Nakasaad din ho yan. Yan nangyaring yan. Nasulat na ho yan. Ha? Nasusulat yan, mga kapatid. At nakasaad na yan sa ikatlong aklat ni Duterte sa Bagong Testamento. Ha? Sa chapter 7 verses 1 to 9. At ito ang sinasabi, kapatid na Randy Play. But don't get me wrong. I value human life the way I value mine. Oh, sinabi. Mahal niya ang buhay kaya huwag niyong intrigahin na pinapatay niya ang mga ito. Ha? Ayaw niyo makinig. Oh. Pero doon sa unang aklat niya sa Lumang Testamento, 15 hanggang 24, ito ang kanyang malinaw na sinabi. Kapatid Randy, basa. Ay pa, play. That's the only way to do it to instill fear. That if you do it, you will die. Ah. Malinaw. Malinaw na malinaw. Ha? Ano pa bang explanation? Self-explanatory, mga kapatid. Ha? Self-explanatory ang sinabi po ni Pangulong Duterte. Ano pa ba? Pero kung talagang hindi pa pumapasok sa mga kukotin yung mga kapatid, ha? Aba, sundan natin sa ikalawang aklat, 18 hanggang 23. At ito ang nasasabi ng Pangulo. Play. I will destroy the drug industry in the Philippines. Not for us anymore, but at least yung mga anak, mga apo ninyo. Ano pang klaseng pagdodoktrina? Hindi kami nagkulang dito. Kami nila kapatid na Randy at kamatid na Tomas. Isama nyo na dyan sila Sister Maiko, Sister Salome at Sister Ivy. At si kapatid na Miko.
Hindi kami nagkulang sa pangaral. At meron din tayong mga bago pang mga miyembro ng Iglesia ni Duterte at Tulfo, si kapatid na Julius. At si kapatid na Abby at kapatid na, alam mo na, Kevin. At kapatid na Kit, si Kit. Medyo nawawala itong kapatid natin, naliligaw ng landas. Kailangan doktrinahan na maayos. Ay, oras natin, alas sa 11:10 ng umaga. Dire-diretso pa rin ho tayo, ha? Maski tayo pabiro-biro dito, pero seryoso ho tayo sa ating mga para ma-relieve lang ho ang stress. Kasi nakaka-stress nga ito. Akalain mo yung kalukuhan na yan, Diyos ko po naman. Eh, kita mo naman na sasabihin na ayaw nyo na kay Duterte, iboto nyo ang ganito. Paano ka naman hindi ma-stress dyan? At pagkatapos sasabihin, maglabas ng medical bulletin. Anong ilalabas na medical bulletin? Alam nga sakit. Magme-medical bulletin. Ay, makinig ka nga rito, Abnoy. Ay, Abnoy, Pinoy, makinig ka ha. Sa Totoy. At saka ikaw, Trillanes, makinig ka na rin. Ang medika, hindi ako doktor. Hindi rin ako nagdo-doktor-doktoran. Pero base sa aking nalalaman, ang mga medical bulletin na yan, dalaw kayong kumag, ha? Inilalabas na nga pag may sakit ang Pangulo. Eh, alam naman sakit, nag-day off lang, nagpapahinga. What is wrong with that? Oh. Maglalabas ka ng medical bulletin, lalo na pag yung nasugod sa ospital ang Pangulo, kailangan mo ng hourly medical bulletin. Yan ang sinasabi, kaya may medical bulletin. Ibig sabihin, update doon sa kalusugan ng Pangulo kapag siya ay nasa ospital. You need a medical bulletin. Medical report, kung may sakit, kailangan. Hindi nga. Sus, hindi nga nagpa-check up. Anong medical report? Eh kung hindi ba naman... Ewan ko ba? Kahit anong explanation natin dito, sasakit na yung bunganga natin dito. Kaya nga, sinasabi ko yan, yan, kumalat yan, marahil hindi kaya. Ito, ako'y nagtatanong lang naman, di ba? Kapatid na, kuan, Randy. Nagtatanong lang ho kami rito, hindi kaya yung mga nakapaligid sa Pangulo, ang siyang may kagagawan yan. Yung mga dilawan na hindi nasibak sa pwesto. Kaya ginagawan ngayon ng kwento ang Pangulo na sumuka ng dugo, na jumebs ng dugo, na nakakumatos, at itinex si Joma Season. Oh. Hindi kaya yung mga yan. Inuumpisahan na nila ngayon. Pero kahit anong gawin nila, ha, solid yung suporta ng taong bayan kay Duterte. Sus Mary Joseph. Ewan ko ba? Ay, naku talaga namang matitigas ang ulo nitong mga kuha nito. Ah, okay na ba? Meron tayo sa PNP. Yung, Ay, ito pala muna. Ito bayan. Ito yung mga nagtitext sa atin. Ito, basahin ko muna yung mga pinadala ho ninyo mga text messages. Oo. Sa globe namin, 0956-694-7764. O di kaya itong aming smart, 0928-265-8796. Ang sabi po ni Charlie Ibanag, ay ano ba na ito? Note, ang mga LP ang pampagulo ng bayan. Gising na bayan. Dito sa Isabela at Cagayan, 90% solid Duterte and company kami. Siya ang champion ng Luz Biminda. Charlie Ibanag. Thank you, Charlie. Tanga pala talagang yan si Panot. Siya nga ang walang nagawa. Pakibasa. Mongoloid siya tulad ng pamangki. Easy. Sir Erwin, bawal magkomento ang ibang bansa ng fake news, lalo na taga Netherlands dyan. Kawit Cavite, Jojo Marcial. I know, Jo. Good day, Brother Erwin. Abnoy talaga yan si Pinoy at... Bakla, ano? Bakla ba ito? Pati yung si Antonio Trilling. At lahat ng dilawan, mga gago, bobo, tanga, ingot at mga hinayupak, buknoy ng QC. Lahat na namura nandoon. Salamat, ha. Ah, good morning po, Idol. Ay, naku po, utak Pinoy na bugok, taga, ano yun, talaga, yung pinuno ng mga dilawan na yan, ang kapal talaga ng muka. Sobrang bait kasi ng president natin, sana sila maunang mamatay. Mamatay na lang mga nagsasabing malapit na mamatay ang ating presidente. From Gina Rebamonte ng Lawak, ha? Lawak, Pangasinan. Alain mo yun, biro narinig tayo doon. Ay, naimbag nga bigat, yo amen. Good day, Idol, totoo yan. Romulo, dilawan yan. Ha? Marami talagang nakapalibot sa Pangulong na dilaw. Sino si Romulo? Ha? Meron ba tayong... Meron ba? Ha?
Ah, wala. Ay, wala palang Romulo. Si? Asa di yun, eh? Ay, sus, Mario Sep. Eh. Si Idol Erwin Tulfo ang bobo lang ngayon, mga dilawan, ang mga abnoy katulad ni Pinoy at yung nakikinabang sa droga, sell ng paranyake. Aha. More power to your program, Sir Erwin. Isa rin po ako sa milyong taga-subaybay sa yung programa kahit OFW lang kami dito. Abay, huwag nyo sabihin kahit OFW lang kami dito. Dapat to, sabihin nyo, OFW kami dito. Huwag hunin nyo langin yan. Dahil ang OFW, alam nyo naman ho yan, kayo po ang bumubuo at tumutulong para gumulong at mabuhay ang ekonomiya at maging masigla ekonomiya ng ating bayan. Kung wala po, salamat po. Mabuhay po kayo. Kung wala po kayong pinapadalang dolyar ho dito, baka lagpak na. Lagapak na ang ating ekonomiya. Salamat po sa inyong pagserbisyo, sa inyong ipinapadala na dolyar sa ating bayan. Salamat po. God bless to po brothers. Mabuhay po kayo. Ito po si Glenda Sir sa August 29 pa. Bati sa husband ko ng happy birthday. As my gift, sir. Thanks po. Oh. Glenda, sa husband ni Glenda na magbe-birthday sa August 29, happy birthday sa iyo, sir, ha? Ang pagbati ay mula sa iyong asawa na si Glenda. Happy birthday daw. At may regalo siya sa iyo. De, bukod dito sa pabati. May regalo si Ma'am Glenda sa iyo, sir. Umuwi ka sa bahay ng maaga sa August 29. Hindi, kasi may handa siya. Ikaw naman, sama ka ganyan tingin niyo. Ikaw, Miko. Ang tingin mo kagad para may mangyayari, para may mga jorpits. Wala! May handaan sila. Tirado niyo kagad kayo lahat kayo nakatingin. Tapos sasama-sama kayo sa Iglesia ni Duterte. Ganoon ang mga isip niyo para kay mga trilyane. Hoy, oras! Alas 11.17 ng umaga, bayan! Huwag ho kayong bibitoy. Magbabalik ho ang Tutok Erwin Tulfo. Hoy, kay alias Cardo. Sino ba itong Cardo na ito? Sino ba ito, kapatid na Randy? Alias Cardo. Something to do with the Maiko. Hoy, Cardo ha, ayus-ayusin mo ha. Nagkakamali-mali na itong si Maiko sa trabaho. Ikaw alias Cardo. Cardo ba? No. Anak ni Cardo. Walang niya Cardo. Baka may Carla yan. Oras, alas 11.21 ng umaga, dire-diretso tayo. Nakakita, nakakuha po ng kakampi yung mga police ha, na nanghuli ng mga abogado doon sa Times Bar na nireid nila nakapositibo ng mga droga, ay ngumawa yung mga abogado at sabi bakit daw sila hinuli, mga abogado raw sila. Eh, sabi ng police, obstruction kayo. Eh tinatanong kayo na maayos, ayon yung sumagot. Nakakita po sila ng kakampi yung mga police po kay Senator Lacson na dating PNP chief na hindi pa daw lusot itong mga abogado na ito ha. Eh, maaring kasuhan daw ito na baka naman daw talaga may paglabag na ginawa itong mga pulis na ito, ha? Sa investigasyon ng PNP. Eh, ako, tingin ko parang inudyok ng inudyok nila yung pulis. Nagmayabang-mayabang sila doon. Tinatanong sila na maayos. Ayon na sumagot na maayos. Kaya, ayun, pinusasan. Anyway, nasa linya po ng aming telepono. Ito, naku, marami tayong matatanong dito. Ang daming alam nitong mama na ito. Si Senador J.B. Ejercito po ang chairman ng Health Committee, Member Service Chair, Public Service, Public Order and Dangerous Drugs. Magandang umaga po, Senator J.B. Sir. Yes, Erwin, magandang umaga sa iyo. Ha? Pasensya na. Galing akong flight. Eksakto naman. At least umabot ako sa iyo. Ay, mabuti. Delayed pa ba? Hindi na, sir. Medyo okay na. Kasi nung nakaraan, awang-awa ako sa inyo. Na-delay kayo ng delay, sir. Medyo okay na kayo. Mukhang normal na. Ay, salamat. Konti na namin. Tsaka nakita ko rin, mukhang hindi naman ganun kagulo na sa airport. Kasi uh-huh. Na, aking observasyon. Kasi tama ka, Erwin. Ako isa sa mga naipit dun sa sa Davao. Sa Davao, opo. Alas 6 ng hapon, ng gabi yung aking flight, nakalipad ako 11 ng umaga na. Oo. No? Ang nakakalungkot lang doon, Erwin. Ay, konti lang pala. Konti lang, sir. Kasi alas... actually, bilangin mo, umaga ba ng alas 6 o gabi? Alas 6 ng gabi. Ay, sobra-sobra na pala yun, sir. Oo, akala ko naman eh. Akala ko, counting 6 o'clock, then 11, di 5 hours lang kayo nagantay. Pero hindi, mga 20 hours. Diyos ko po. Ang nakakalungkot lang doon, Erwin, kasi parang umaasa na correct. Makakasakay ka kasi nandiyan na yung plane. Mamaya, nagpalit ng crew, sabi, more than 8 hours. Tapos, ang hindi nakakalungkot, bakit ayaw na lang sabihin na talagang canceled na pala yung flight. Mm-hmm. Sa tingin ko, alam na nila beforehand na canceled na. Pero,
parang hindi ko alam kung for some reason ayaw ba nila magbayad ng hotel o ano, ng airline. Kaya parang hanggang sa dulo sinasabi tuloy, pero umabot kami ng 20 hours. Sir, hindi po ba kayo magpa-file ng resolution? Alam ko si Senadora Grace po ay magpapa-imbestiga. Sasali po ba kayo dyan based on your experience? Kasi parang imposible naman ito, Senator. I mean, airport ka, pero wala silang mga gamit, yung mga train. This is sana after 12 hours na ialis na yung aeroplano doon. Kung ano naman palusot na binibigay sa atin ngayon na kasi baka sumabog daw, hindi alisan mo ng gasolina, ng abgas para hindi sumabog. Kailangan dahan-dahan daw, hindi naman daw kagaya ng sasakyan niya na hihila-hilain lang. Pero ang problema yata, sir, wala silang gamit. Eh, ang sagot sa akin kahapon ng NAIA, eh bakit kami bibili airway ng gamit, eh, hindi naman natin laging gagamitin yung crane na yan. Eh hindi naman ho yata tamang palusot yun na senator. At saka wala silang guarantee, sir, na kapag nang ulit itong muli, eh ganun na naman, ilang araw na naman tayong mai-stock, sen. Pwede ba masilip talaga ito, maimbestigahan, Senator JB, sir? Well, kung ganun po ang reasoning niya, kasi mahal din naman yung kapitahin, sir. Opo. Yung mga ito yung mga extraordinary crane ang kaya dyan. Opo. Yung lalaki yata talaga. Opo. Pwede naman yan na dahil nagtitipid sila, dahil minsan lang kami, pero sana, kung nagkakaroon sila ng circulation from time to time, halimbawa, mga real-life situation, crisis situation, para nang sa ganun, pag nagkaroon ng ganung crisis, kung hindi man tayo, kung wala mang gamit ang airport authority, ay alam nila kung saan sila kukuha ka agad. Opo, para opo. Hindi na yun naghanap pa. Malagay ko yun ang naka-delay, yung maghahanap nila ng gamit kung saan sila kukuha. No? Pero kung alam na nila, before, kung sabi nga nila, ang kanilang reasoning, masyadong mahal, hindi naman gagamitin. Pero kailangan alam na nila kung saan kukuha. Yung truck na, yung special truck na pinagsakyan at yung pinaka-gray na kaya po yung aeroplano. Alright, send cambio ho tayo. Si Senator Lacson, na chairman ng Public Order and Dangerous Drugs, nagsalita na medyo sabi niya, yung mga polis daw ay yung abogado na nagre-reklamo tungkol doon sa Makati Bar Raid ay hindi pa raw lusot ito. Mukha may problema siya, nakikita pa rin sa mga abogado na ito. Ito ba, sir, ay imbestigahan ninyo? Kasi mukhang nagngangawa itong mga abogadong tatlo na ito na nagmamayabang pa, pero yung polis na pinaninindigan nila, they were only doing their job. Mukhang mga mayayabang ito. Tinatanong daw sila ni PO1 noong una na maayos sino sila, ayaw magpakilala. Nung pinusasan at doon pala nagsabi, ay, abogado kami ng may-ari ng bar. Too late na, sir. Nandun sila, nakakaharang sila. Ito ba'y sisilipin natin, sir? Para naman, in aid of legislation, hindi na maulit ito, na hindi naman basta-basta bastusin nila, porket abogado, bastusin nila si PO1, magbigay naman ng konting galang. Di ho ba, Sen? Well, siguro, kung hintay natin, kung may ano, wala pang narinig na nagpa-file earlier tungkol po rito, pero tama ka, no? Hindi naman porket na PO1 at abogado ka ay may karapatan ka ng bastusin. Dahil, apo, siyempre, authority pa rin yan at ginagawa lang nila yung kanilang trabaho, no? Opo. Pero Erwin, gusto ko rin din malaman yung circumstances talaga kung ano po yung nangyari dito kung bakit umabot sa ganun. Siguro, baka nga totoo na hindi sila kaagad nagpakilala kaya po obstruction of justice. Baka tama, minsan nagkakaroon ng yung entitlement niya, dapat wala hong ganun. Especially may kaso to, especially drugs. Opo. Tungkol sa droga ito, pagka ganyang kaso, dapat po talaga no let up ang polis kapag ganyan po ang operasyon. Tama. Senator JVR, sito, sir, maraming, ay, bakumustahin ko lang pala, sir. Kumusta na ho din nga pala yung tungkol doon sa mga barangay health center natin? Ano na ho nangyari dito, sir? Nagkaroon tayo ng dalawang hearing doon sa PhilHealth Performance. Opo. Tapos nakonektado rin doon sa barangay health station. Yes, sir. So, dalawa, kasi Erwin, nagkasabay-sabay, pati yung malalayo, Yolanda, Pablo, and Sentong Housing, na anomaly rin, na nagkaroon din ako ng tatlong hearing. So, we are already preparing the committee report, at siguro kung sakali ay ang lalabas dito, we will recommend filing of charges
doon sa mga former officials who will be found guilty, no? Natingin namin may kinalaman. So, recommendatory naman tayo. Pero, binest assured, Erwin, na itong mga inilistingahan natin, magkakaroon tayo ng committee report tungkol dito. Panghuli na lamang, Sen, nakita ko po kayo doon sa tat, isa yata kasi in-endorse ng hugpong ng pagbabago, bagamat ito ay regional party pa lamang, pero willing po ba kayo, ika nga, yung to follow suit, tagtatanong iba, yung partido po ni Airpods ninyo, ni daddy ninyo, makipag-alyansa kaya dito sa hugpong ng pagbabago, Sen? Well, ngayon kasi, Erwin, marami ang mga partido, no? Pati mga local parties. Na, right. Even major, ito nga, first time in history, Erwin, na yung mga major parties nakikipag-alyansa sa isang regional party. Regional party, opo. Oo, pero... Eh, siyempre, open naman tayo at natutuwa naman kasi noong February pa lang, ako'y adapt na ng hugpong ng pagbabago at that time. I know. Oho. Ang grupo pala, ang siguro na alam na alala mo, yung PDP ay parang ayaw kaming isama. Correct. Sa lineup. So, kaya naghanap ako ng masisidungan at nagkataon naman na si Mayor Inday Sara, nakausap ko at... Alam ko naman, sir, na matagal na kayo magkaibigan ni Inday Sara, Sen. Ay, hindi lang lingit sa kalam ng kababayan natin, pero malapit na ho kayo dyan sa pamilya na. Pag upo pa lang ho nila, nakikita ko na ho kayo na kasama ho ninyo yan, yung pamilya po ng yung mga nakababatang mga Duterte, sir. Ay, hindi, ano naman, siguro dahil kami ang sister city, Erwin, no? Dabang ayun, oo. Ayun. Presidente Duterte ang nagpumirma niya, no? Mayor pa siya. Oo. Tapos nagkataon din na... Mayor pa rin kayo noon, no? Maging, nagkaroon ng naging sister cities kayong dalawa. Oo, dalawa. Ayun. Pareho kaming mayor noon. At si Vice Mayor Pulong that time, parang naging kabarkada ko na. So, nasa Dabang ako, nagkikita kami. Oo. Tapos ngayon naman si Mayor Inday Sara dahil... Mahilig din yung magmotor. So, pareho kami ng hilig. Kaya pag sa Mindanao, Erwin, ako napakaganda ng mga kalsada dyan sa Mindanao. I know. Kaya, opo. Kaya doon kami nagkakasama naman po. Alright. Senator J.V. Hercito, sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Sen. Salamat, Erwin. Mabuhay. Thank you po. Si Senator J.V. Hercito, bayan. Oras natin, Luzon, 31. Dali lang, break lang ho kami, ha? Paghahanap buhay mo na kami. Meron pa ba tayo panghanap buhay dyan? O wala na? Pangkabuhayan na lang. Ah, meron? Okay. Okay, bayan. Dyan lamang kayo. Magbabalik agad ang Tutok Erwin Tulfo. Okay, tuloy-tuloy tayo, bayan. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas sa 11:35 Philippine Standard Time. Nasa linya ng aming telepono ang suki na ho namin dito. Si Senior Superintendent Bong Durana, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel Bong Durana, sir. Magandang umaga din sa inyo, Erwin, sir, at sa mga lahat na nakikinig sa inyong programa. Alright, tinatawagan po namin, pero alam kong mahirap talaga makontak si Gerald Bayalde dahil busy talaga ito. Nakikita naman ho natin yung resulta ng kanyang ikang hectic na schedule. But anyway, Colonel, ito lang, nakakita yata, nakakampi ang PNP, lalo na yung mga pulis na nanghuli ng mga abogado doon sa Makati Bar, kay Senator Lacson, ha, na sinasabi, dapat pakinggan yung kwento ng mga pulis, sabi ni Senator Lacson, na baka mukhang may nakikita nga siya, baka may paglabag nga ang ginawa ng abogado, ang mga abogado na ito, at pwedeng kasuhan daw din ito ng PNP. Sabi po ni Senator Lacson na dating chief PNP. Ano po ang reaction niyo rito, Sir Bong Durana? Mukhang nakakataba ng puso, lalo sa PNP, na isang senador ang nagsasabi na huwag basta-basta sisihin ang pulisya, sir. Totoo po yan, Erwin. Ano? Kami po, kahit na po si chief PNP, si Police Director General Albayalde ay nagpapasalamat po, ano, buong kapulisan ay nagpapasalamat kay Senator Lacson dahil alam naman natin na si Senator Lacson is the best person, no, sa ating Senado na maintindihan kung ano yung mga dinadaanan ng ating mga kapulisan, lalo-lalo na pag sila po ay isang subject sa pag i-intimidate, ika nga, no? Pag sila nasa receiving end ng
mga kuminsan, mga ibang tao that they are throwing their weights around and at some point po eh talagang napipigilan sa paggawa ng kanilang trabaho. Kaya nga po si Jal Albayalde kaagad-agad na sinuportahan ng ating mga tauhan dahil sabi nga ni Jal Albayalde, Erwin, na kakagaling ko lang doon sa promotion ni Police Director now, Gilor Ilazar, no? Sabi niya nga, there must be a compelling reason sa ating mga kapulisan kung sila po ay ginawa yun na napag-aresto sa mga abogado ng isa yata sa may ari ng Time in Manila Bar. Alright. Well, nakakatuwa rin dahil nangako po si General Bayalde. Nabasa ko na pinangakuan na only the best lawyers ang ibibigay sa mga police. Don't worry, just do your job. Kami nang bahala sa mga abogado. Eh, pangako din po ng Pangulo yan, di ba? Pag ginawa ninyo ang trabaho ninyo, kami ang bahala sa mga legalities na ito. Sasaluin namin, kami ang bahala. Which is very good, sir. At talagang ngayon lang ko nakita ng administrasyon na suportado ang police niya. Dati, bahala ka dyan makulong. Nakukulong yung police dahil nakabaril na magnanakaw or what have you. Nakukulong pa yung police. Pero ngayon, medyo kampante sila dahil may suporta galing sa itaas, sir. Oh, totoo yan, Erwin. Hindi lamang sa kami ay nagsusuporta sa mga aming tauhan. Kami din po, kung gumawa ng kasalanan ng aming mga tauhan, nakita nyo naman na talaga pong we are very hard against our hearing personnel. Correct, correct. About internal cleansing program. So, hindi po namin kinukondone yung mga irregularities ng o pang-abuso ng aming mga tauhan. Pero, kami din po ay sumusuporta sa mga aming matauhan na gumagawa lang ng tama, no? So it's not our sa mga pinapalabas ng ibang sektor na para daw na kinukundone namin, tinolerate namin yung irregularidad. Ang ginagawa po namin talaga po, pag tamang ginagawa mo, susuportahan ka namin. Ang Philippine Nationals ay magsusuporta sila. Pero pag kayo ay gumawa ng mali, yun naman ay talagang we are going hard against our hearing personnel. Colonel Bong Durana, PNP spokesperson, maraming salamat, sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din, Erwin, sir, at mabuhay po kayo. Bayan, alas 11:40. Gustuhin ko pa mo magkakwentuhan ho tayo, pero abay, makibalita po tayo ano ba mga pangyayari dyan sa Malacanang. Importante ho doon, dahil lalo na kayo mga Duterte supporters, para malaman ninyo ang mga briefing dyan sa Malacanang. At tanging kabilang po ang radyo sa buong bansa na hinahatid namin ang mga pangyayari sa Malacanang live, ha? Yung mga kwentuhan dyan, bago pa ninyo mapapanood sa mga TV Patrol 24, sa mga PTV News, eh dito ho ninyo makikita yung mga sariwang mga balita, mga press briefing, ika nga, ha? Kaya ay pupuntahan na ho natin ngayon. Pero bayan, God is good all the time. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo isang magandang umaga, bayan. Punta na tayo ngayon sa Malacanang.